Nagbabalik na naman po ang inyong lingkod, EzhaFlay. So ngayong araw na to, may panibago na naman tayong recipe. Ayan. Basta, another recipe to. Simple lang guys and madali lang siyang gawin. Basta meron kayong pressure cooker. Mga ingredients na kailangan natin gamitin guys. So gagamit tayo ng dalawang malaking sibuyas. Optional guys, nasa sa inyo kung gusto ninyo maglagyan ng maraming sibuyas. Pero kung ayaw nyo naman, pwede isa lang. Ayan. Gagamit din tayo ng anim na carrots. Ayan. And then, isang vegetable broth cube, limang cloves of garlic, tomato sauce. So, bali guys, hindi ko uubusin itong buong bote na to. So, siguro mga kalahati lang. And 2 glasses of water. Depende sa inyo kung gano'ng karaming tubig. Pwede ninyong bawasan. Olive oil or any normal oil. At saka yung ating beef. Ayan. So, bali 1 kilo to guys. Ayan. So, pinahati ko siya ng ganyan. So, meron siyang konti mga taba-taba, pero more on karne siya. Ayan. So, yun. So, ipapakita ko na lang po sa clips kung paano po siya gagawin. Guys, kung tamad kayong magtad-tad, meron tayong ito. Ayan. So, medyo tamad ang tagaluto nyo ng magtad-tad. So, ganito ang ginagawa. Ayan. So, pino na siya, guys. So, umpisahan na natin, guys. So, ang gamit ko palang ano, is pressure cooker, guys. Kasi, ano natin yan ng pressure cooker. And oo nga pala guys, nakalimutan kong maglagay din na isama ito. So, gagamit tayo ng ito yung paminta na buo at saka laurel. Ayan. So, nakalimutan ko kaninang iyan sa aking intro. So, kasama po yun. Ayan. So, maglagay na tayo ng mantika. Okay lang na marami kasi marami yung sibuyas natin. Pero, hindi nyo mararamdaman yung sibuyas. Kasi itong sibuyas na ginagamit ko is, hindi naman siya matapang. Ayan. Guys, medyo maingay kasi binuksan ko yung aming exhaust fan. So, ilagay na natin yung ating garlic at saka yung ating sibuyas. Lalagay na rin ako ng paminta, depende sa pamintang kung gaano karami. At saka laurel para bumango na yung ating estofado. So, antayin ko lang ito na mag-translucent or lumambot ng konti, tapos idagdag na natin yung ibang ingredients.
So okay na ako dito, guys. Dagdag na natin yung ating tomato sauce. Ayan. So ano, kalahati lang nito, guys. Depende sa gusto ninyo. So meron pa akong kalahati. Depende, tingnan natin kung okay na 'to. Tansya-tansya na lang din. Dagdag lang ako ulit ng oil para hindi naman matusta yung ating niluluto. Okay na ako dyan, guys. Ngayon, ilagay na natin yung ating beef. Para masipsip na niya yung tomato sauce. So, iluto lang natin siya ng mga 5 minutes siguro hanggang sa mamuti yung ating karne ng konti. Ayan. So, balikan ko kayo after 5 minutes. So, okay na ako dito, guys. Ayan. Kasi ipipressure cooker naman natin yan. Ngayon, maglalagay lang ako ng asin. Alam nyo, guys, makakalimutin na ako. So, depende yan sa ano ninyo. Maglalagay lang ako ng 5. Limang scoop nun. Ayan. Tapos, yung ating broth cube. Ayan, yung vegetable broth cube. At yung ating carrots. Ayan. Paghalo-haloin na natin sila. Kung sa tingin ninyo, eh, konti pa itong sanaorya, pwede nyo dagdagan, guys. Dyan, ngayon ilagay na natin yung ating tubig. So depende sa dami ng tubig na gusto nyo, guys, kasi itong carrot natin, mag-aano pa yan,
magtutubig pa yan. Kaya tantsahin nyo na lang kung gusto ninyo ng liquidy or ano. Ayan. So, ang worry ko lang kasi dito guys, i-pressure cooker ko siya. Tapos, mga 30 minutes, baka matuyuan, matusta yung ilalim. So, depende sa inyo, kayo na lang magtantsa. May natira pa akong tubig, so tignan natin mamaya kung magdadagdag pa tayo. For now, ito lang muna kasi magtutubig pa yan guys. Ngayon, sara na natin yung ating pressure cooker. So, antayin natin siya na mag tumakyat yan, tapos 30 minutes. So, balikan ko kayo after 30 minutes pagka nag-start ng tumaas. Ayan. Ano siya guys? As you can see, ayan o. Ewan ko kung nakikita, naka-red. Nag-red na siya. So, ngayon, mag-start na akong maglagay ng ating timer na 30 minutes. Ayan. So, balikan ko kayo after 30 minutes at ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Simpleng recipe lang to, pero masarap naman siya guys. Ayan, so kung sa mga nagtitipid dyan ng ingredients, subukan din nyo to. Kasi masarap naman siya guys, mukha naman siyang, ayan. And nagustuhan nung aking kasama dito and lagi na nare-request tong recipe na to. Ayan, so balikan ko kayo after 30 minutes. Ayan siya guys. So ingat lang. Pagka binubuksan nyo yung, kasi mainit pa yan. But since nagmamadali ako at gutom na yung pakakainin ko, ayan. Ganito yung ginagawa ko. Ayan. So see, ang dami, konti lang yung nilagay nating tubig, pero siya, liquidy pa rin, ayan. So as you can see guys, talagang malambot na malambot yung ating karne, ayan. So pero okay na ako sa ganitong tubig kasi para may sauce tayo. Ayan. So there you have it guys. I hope nagustuhan nyo po yung ating simpleng recipe and I hope nagustuhan nyo yung ating video for today. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. Thank you!